So ang una ko pong tanong, Chair at Madam Chair, as stated in our Constitution, public office is a public trust. Public officers must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Paano po kayo pagkakatiwalaan ng publiko at paano po pagkakatiwalaan ang integridad ninyo bilang chair ng COA kung nilabag nyo ang isang pagtataya, ang isang commitment na ibinigay ninyo under oath? Madam Chair, with all due respect to the good senator, may we know why we are belaboring this issue? Oh, Miss Madam Chair, Chair, I'm hardly belaboring the issue. Dalawang taon na ito mula nung nangyari ito at hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak ng nagkaisa at ng ibang labor centers kung yung higit 1,000 manggagawa ay nakapaghanap na muli ng trabaho. Hindi pa masigurado kung yung 100,000 mga pamilya o 1,000,000 mga manonood ay na-satisfy ng muli yung dating na ibibigay sa kanilang serbisyo. And hardly belaboring dahil ito po ay may kinalaman dun sa trust na ilalagak ng publiko sa chair ng COA batay sa track record na ipinakita nila bilang chair ng ibang komisyon. And if we can in fact say, Madam Chair, na mas mataas pa nga ang tungkulin ng COA bilang isa sa mga constitutional commissions natin. But, so, but Madam Chair, what about the citizenship of the very chairman of the network? Ito po historical na po ito. It's not about press freedom, Madam Chair. It's about franchise. Iba po yun eh. A franchise to be granted by the House of Representatives is the only permit for a network to operate. Doesn't matter. Wala tayong pinag-uusapan na freedom of speech there. The freedom of speech is not the subject matter in that, Madam Chair. Kaya ito tinatanong ko lang with all due respect to the Senator. We should not belabor this case. So I must make these points of record, Madam Chair. And these are hardly points that are being belabored. These are points, forgive me, Madam Chair, these are points that we must make continuously. Hindi po ito isang kasalanan o pag-aaksaya ng oras. Ito po ay bahagi ng trabaho natin bilang mambabatas. At bagay na inilalaan natin sa mga opisyal ng executive na dinidinig natin for confirmation, whether NTC noon or COA ngayon, Madam Chair. So if I just may ask one question, Chair, Madam Chair, bilang bagong COA Chair, papayagan niyo po ba ang sarili niyo or yung opisina niyo, a constitutional commission no less, na ma-pressure muli ng ibang government official o entity kahit ito'y lalabag sa mga tungkulin ng inyong opisina, Chair? Thank you, Madam Chair. Honorable Senator Risa. Hindi po tayo papayag na mangyari ang ganun, Madam Chair. Mabuti po at maraming salamat, Chair, Madam Chair.